Pidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakaranas ng pagbaha ang ilang mga lugar sa Northern Luzon sanhi ng mga pag-ulan araw ng Linggo, July 16. Sa Maykawayan City sa Bulacan, ilang mga pangunahing kalsada ang lubog sa tubig baha kaya hindi madaanan ng mga motorista. Nagkaroon din ng pagbaha sa Bukawi sa lalawigan pa rin ng Bulacan, bungsod ng walang humpay na pag-ulan. Sa Pangasinan, kinailangang ilikas ang nasa 200 pamilya matapos umapaw ang tubig sa Agno River na nagpabaha sa ilang barangay sa bayan ng Suwal. May ulat din ang pagbaha sa Alaminos at Dagupan City. Sa huling weather update ng PAGASA, Southwest Monsoon o Habagat ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Dodong na huling namataang nasa kanluran ng extreme northern Luzon at ngayon ay kumikilos sa southern China. Pero inihayag ng PAGASA na may binabantayan silang bagong low pressure area na kumikilos sa northeast ng Mindanao at inaasahang magiging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Bahagyang tumaas ang water level sa Angat Dam sa Bulacan. Mula sa 178.48 meters noong Sabado, July 15, nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang antas ng tubig sa dam na umabot sa 179.06 meters araw ng Linggo, July 16. Bandang alas 6 Lunes ng umaga, July 17, tumaas na sa 180 meters ang water elevation ng Angat Dam. Umangat din sa 78.99 meters ang water level sa La Mesa Dam mula sa 78.77 meters. Bahagya ding nadagdaga ng tubig ang mga dam gaya ng Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dams. Habang inuulan ang malaking bahagi ng Pilipinas, nakaranas naman ang matinding init ng panahon sa ilang bahagi ng Asya, Europa at Estados Unidos. Ayon sa U.S. National Weather Service, naranasan ng record heat sa Arizona, Texas at Las Vegas. Sa Phoenix, Arizona, naitala ang 109 degrees Fahrenheit o 43 degrees Celsius na temperatura at inaasahang tataas pa sa mga susunod na araw. Patuloy rin na nararanasan ng heat wave sa malaking bahagi ng Canada at posibleng tumindi pa pagsapit ng summer. Naitala rin ang historic high na heat wave sa maraming lungsod sa Italy na umaabot ng mula 40 hanggang 43 degrees Celsius. Nagbabala naman ang weather agency sa China dahil maaaring umabot sa 40 hanggang 45 degrees Celsius ang temperatura sa ilang rehiyon doon gaya ng Xinjiang at Guangxi region. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.